Ang yaman ng mga taga-Toledo na lechon liog, hindi ginto ang presyo. Pero itong mga kasama ko, ilang ginto na ang nasungkit sa larong volleyball. Wala iba kundi ang Cebuana na si Cici Cherry Bomb Rondina. Sa kanyang volleyball career, ilang beses na siyang hinirang bilang MVP o Most Valuable Player. At kamakailan lang, hinirang bilang First Best Outside Spiker sa 2024 All-Filipino Conference. Siyempre, palalampasin ba natin ang pagkakataong maturuang pumalo ng Best Outside Spiker herself? So yung mga height ko na mga 5'11", di ba? Ano lang tayo? 5'11". Ha? Mga 5'11". Parang hindi. Hindi nila alam yun. Ah, okay. So, mga 5'11". Ikaw mga 6'1"? Hindi. Mga 6'6". Exactly. So, anyway, kain lang kayo ng kain. Tapos tatangka din kayo. Para maging volleyball player kayo. Ang hirap magsinungaling dito. Kapag hindi naglalaro, paborito raw ni Cici magpunta sa beach. Ito kasing si Cici, lumaki sa tabing dagat sa Compostela, Cebu. Cherry yung totoong pangalan mo. Cherry Ann. Cherry Ann, parang naging Cici. Sa hirap po talaga ng buhay namin dati. Like, wala kaming ulam. Mm. Ang ginagawa namin, dadala kaming kanin, suka. Tapos uupo lang kami sa parang mga malalaking bato. Tapos makikita mo yung mga ganitong maliliit, like maliliit talaga. Hindi na ba tawag, hindi na tawag talaba? Hindi. Sisi talaga ang tawag. Yun, yung mga maliliit, yun yung tawag na? Sisi. Sisi. So, naging araw-araw na namin siyang ulam. And ayun, ang tinawag nila sa akin, Sisi Girl. Kaya mana na raw noong maituturing para kina Sisi, ang Sisi o yung maliliit na talaba. Pagdating sa close to CC, yeah. ito na siguro yun, I guess. Oh, yan medyo yun. Pinalaki lang ng konti. So usually, paano nyo ba kinakain itong... Well, ito talaba na ito. Kalamansi. Ganito ako. Tapos, asin. Asin. Medyo matigas siya, so kailangan natin siyang kamahin. Ay, hindi ba ginag? Pwede naman, pwede naman. Pwede naman. Ay, sorry. Hindi nakikita ko lang sa... Kamahin. Buhay ka na. Ay, ang sarap nga. Sure? Hindi nga. Ang sarap din kasi ng sauce. Totoo. Okay. Sarap. So parang kahit yung seafood ba na fresh, lalagyan mo ng suka pati may anghang, parang lahat kikilawin. Sasarap. Mm-mm. Kikilawin, no? Tapos lagyan mo lang ng kalamansi para mawala yung lansa. Kanon. Ang sisi at talaba, tila ba hindi na niya maalis sa kanyang sistema dahil ito raw ang kinakain niya bago lumaban. Ito, sa Manila, ito rin yung pre-game ko pag gabi. Hindi nga. Promise. Yan na yun, talaga. Yun yung kakainin mo pre-game kasama ng kanin. Mm-mm. May iba ba? May ibang ulam pa o yun na yung dalawa na yun? Basta more on suka talaga. Suka talaga, ako. No? Pero ang malaking pangalan na ngayon sa larangan ng volleyball na si Cici, simple lang ang pinagmulan. Background namin sa pamilya namin, lahat talaga. Walang bahay, wala lahat. Wala kaming ari-arian. Nakakain din kami ng panis na kanin. So, sa sobrang hirap. Parang yun kasi yung naging ano ko eh, motivation ko. Na nung pagkakain ko nung panis na yun, sabi ko parang, Lord, hindi na talaga to mauulit. Kasi, so, one and done, kumbaga? Oo, parang ganun. Pero, inubos mo pa yung kanin na yun? Inubos namin. Dahil parang... Wala talaga. So, ang nangyari nun, parang nakita ko yung mga kapatid kong kumain, yung tatay ko, yung nanay ko. And parang wala talaga, parang sabi ko lang, ang hirap. Pero, ayun, parang yun yung naging motivation ko. Dahil sa disiplina at determinasyon ni Cici, nagbago ang takbo ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Masaya ako na share ko yung blessings na meron ako. And dati pa naman, goal ko talaga na mabigyan sila ng kung ano yung deserve nila. Siyempre, to pay back na rin sa parents ko. And ayun, nakapagpundar kami ng bahay. And inuunti-unti ko lang talaga yung mga kailangan. Ano, nabiting kayo sa biyahe? All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of JMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!